Are you with me? Page 12 po. Okay. So makita po natin dyan ang tatlong uri o klase ng larawan. What do you notice? Ano po kaya yung pagkakapareho na nakikita nyo rito? Sa apat na larawan. Bata. Pastor? Okay, parehong may mga bata. Ano pa po? May nagtuturo. May nagtuturo. Yes, sa apat na pictures na ito, meron nagtuturo. Ano pa po? May pinapakitang larawan. Ano po yung pastor? May pinapakitang larawan. Yes, may pinapakitang larawan. Tama po, lahat ng inyong masagot. Ano naman po ang napansin nyo magkakaiba sa mga larawan na ito? Lugar. Ha? Yung lugar. Yes, magkakaiba yung lugar. Ano pa po? Yung mga bata na nanonood. Alright? Ano pa po? Yes, yung mga lahi. Yung iba, mapuputi. Makagaya ko. Yung iba, ewan. Yes, pati sa buhok. Hindi po ba? Kasi nga yung sa kanilang lahi. Alright? So, yan po ang isang bagay na makikita natin sa tinatawag natin outreach event. Sabihin po natin, outreach event. Okay, kung meron isa sa pinaka-exciting na bahagi ng OCC program ay ang outreach event. Ang outreach event. Alright. Para po mas lalo po makita natin ang kagandahan at epektibo ang ating outreach event, sa page 13 po, nandito yung mga elemento na dapat nakapaloob sa isang outreach event. Alright? Ang una po ay babasahin ni Ma'am Rich. Ano yung unang elemento, Ma'am Rich? Panalangin. Yes, kailangan may panalangin. Una-una sa lahat, sabi nga ng narinig ko sa isang batikang pastor, if you start the day right, you will end up the day right. And the way to start it right is to pray. And the way to end it right is to pray as well. Diba? Panalangin. Sa outreach event, hindi po nawawala ito. In fact, tayo po ay merong PC sa ating team ng OCC Pangga. Yun po yung pinakilala sa atin kanina, si Ma'am Tess. Ma'am Tess, pwede po tumayo? Yan, siya po yung ating prayer coordinator. Pangalawa, ano pa po ang elemento ang kailangan sa outreach event? Pastor Marlon? Masaya, masigla, atangkot. Of course, kailangan ito. Diba? Kasi mga bata, we are catering the kids, the children. Kaya kailangan masaya yan, masigla yan, alert, awake, enthusiastic. Kapag tayo po ay lulumulumo o tayo po ay parang mahina ang dating, siyempre, mahawa po yung mga bata at magtataka sila kasi kids are energetic. Natutunan ko po kasi isa sa mga characteristics ng mga bata ay galaw-gaw. Magalaw po sila. Pangatlo po, ano po? Yes, kailangan din po natin ito. Kanina, diniscuss sa atin ito, yung protection of the child. Hindi lang po yan doon sa sexual or doon sa verbal abuse, pati po sa physical aspect. Kailangan ng bata na siya ay laging ligtas. Alright? Siya ay malayo o siya ay wala sa anumang napipintong kapahamakan. Pangapat po? Yes, pagbati sa lahat ng mga bata at kanilang mga pamilya. Naranasan po namin dito, alam niyo po, nung pumunta kami sa Bulilaw, sa isang isla, malayo doon sa bayan mismo ng Bulilaw, punta kami sa isla. Alam niyo po ba, napansin namin, mas excited yung mga parents kaysa sa mga bata. Nung nakita rin nila na merong regalo na ibibigay sa mga bata, kasi nung pagdating namin doon, yung pumunang brown box, ang dala namin, ay syempre, binubuhat siya ng dalawang tao. So yung mga parents na na-invite doon sa outreach event na yan, sa aming pamamahagi ng mga shoeboxes, ay sobrang saya nila. Sobrang excited sila. Kaya kailangan pati po sila ay batiin natin. Panglima po. Yes, ito po yung isa sa pinaka i-highlight po natin sa outreach event. Ang pagbabahagi ng ebanghelyo. Lagi pong nababanggit sa atin, na ang ating ibabahaging shoebox o mga MPs, tandaan nyo po ito ha, dito po nakakonekta yung sinasabing tangible. Alright? It is a tangible expression of God's love sa mga bata kasi doon nila mas naiintindihan yan. Kaya doon, ito po yung isang venue na napakaganda para sa gospel presentation. Number 6. Ang pinag-iayan na pagiging
Okay, paanyaya na maging tagasunod ng ating Panginoong Jesus. In fact, after ng ating outreach event, ay magkakaroon po ng tinatawag nating APP. Ano na po ulit yung APP? Paglalakbay. Pinakadakila po ha, hindi po pinakamalaki. Ang pinakadakilang paglalakbay. Alright? Kasi po ito yung pasok doon sa ating objectives sa OCC. Evangelism, yung po yung sinabi natin kanyang gospel presentation, at saka pangalawa yung discipleship. And as we disciple them, itong mga babang ito, potential sila para sa multiplication. Ano po yung susunod? Number seven. Napaka-importante po ito. Okay? Teamwork. Sabihin po natin, teamwork. Teamwork. Yes. Dapat magandang ugnayan ng mga tagapagturo. Upang sa gayon, mas ma-insure sa mga bata yung pag-absorb nila sa mga lessons na ituturo sa kanila. Number eight? Yun! Ang pinakamahalagang regalo. Ito po, kasali po ito sa outreach event. Bibigay po natin ito sa mga bata. Naranasan po namin ito. Ito ay na-emphasize doon po sa aming training sa Bawang. You know, yung aming IDTT na training noong February 23 to 25. And I was enlightened kasi naranasan din po namin yun. Usually, pag nagbibigay ng shoebox, kasali po ito, ganyan po yan. Kukunin ito, tapos itong shoebox. Chances are, ito, nahulog na. Mas papahalaga ng bata ito. Pero this time po, merong pagkakataon na ito talaga ay maibigay ng separately dito, hindi sila magsasabay. Kasi napakaganda po ng nilalaman ng kwento dito sa pampletong ito, ang pinakamahalagang regalo. Okay po, tandaan po natin yan. Ano pa po? Alok sa pagsali sa pinakamahalagang paglalakbay. Kasi po, meron po tayong materials na provide ng OCC. Ito, tingnan nyo, quality pa nga siya eh. Ang ganda niya, no? At saka yung nagahawak, ang ganda rin. Ganyan yun po. Oo, oh, yan. Nakatapos ko kasi nagbirienda para hindi mo ako tulungan, ha? Ayan, tignan nyo, oh, colorful siya. Very creative ang pagkakagawa po ng OCC. And mind you, ito po ay libre. Sabi mo sa katabi mo, libre. Libre. Oh, di ba, mahiling yung Pinay sa libre. Libre-libre po ito. Ito po ay naglalaman ng 12 lessons. At pag natapos po nila ito, ay meron pong nakalipit dito na may certificate silang tatanggapin. Kanya lang po, kapag ito ay ginamit na, tanggalin po muna natin certificate. At baka sa unang pag-attend nila, doon sa first lesson na ituturo sa mga susunod, hindi na kasi andun na yung certificate nila. Okay po. At ang panghuli po ay ano? Yan na. Ito na. Yung pinakihintay ng lahat. Ang gift boxes. Yan. Ito po yun. Ang magdi-distribute ng gift boxes. Na ito po ay kailangan hindi muna ipapakita kaagad. Alright? Hindi po muna kailangan ipakita agad. Meron po siyang lalagyan na table. Dalawa po yan na grupo. Pang lalaki, pang babae. At kailangan ito po ay takpan para yung excitement, ano? Yung element of surprise sa mga bata, okay? Ay tataas, mga kapatid, okay? Mga MPs, tandaan nyo po yan. So ito po yung mga 10 elemento sa outreach event. Kapag ka po ang isa dito ay wala, hindi na po kumpleto. At kapag ka ito naman po ay dinagdagan nyo, ay sumusobra naman po. So mag-stick po tayo dito. However, kalakip po nito, makikita natin dito sa baba nito, page 13, dito pa rin po tayo, yung mga magagandang pamamaraan. Ang tawag po dito, best practice. Best practice. So kung best practice yan, kaya magandang tularan yan. Magandang i-adapt yan. Ito po yung mga best practice natin. Since dalawang grupo po tayo ngayon, yung unang pong item, babasahin po dito sa aking kaliwa. Pag sinabi ko 1, 2, 3, go, lahat po ay magbabasa. And then next is done. As we continue on. Sige po, 1, 2, 3, go. Copying my team. Tama. Ay, saglit lang po, saglit lang po. Busog po kayo, pastor? Yes. Para hindi naman po kayo nabusog.
Sige, sige. Ulitin natin, ulitin natin. 1, 2, 3, go! Kapi, may kilama, rama, na outreach event. 30 to 60 minuto. Oo, kita nyo. 30 to 60 minuto. 30, 60. Ganun po ba yun? Alright, so 30 minutes minimum at 60 minutes maximum. Hanggang doon lang po yung range niyan. Alright, hindi siya hahaba pa dyan kasi yung time span ng mga bata. Dito po sa pangalawa, sa aking kanan, 1, 2, 3, go! Yung masaya kasi na programa para sa mga bata. Siyempre, kasi mga bata yan, di ba? Eh kapag kaya naman mga senior citizens, ay nako, baka magkabalbali ang kanilang mga buto. Third! Tabo! Huwag nang ilalabas. Yun! Yes! Kung wala po kayong memory card, akin pong na-mention yan kanina, di po ba? Number 4! Iyaking mabuti na lugar na pagkatapusan ng pag-event ay nagigas sa mga bata mula sa mabuti ng papa-apa. Mahal po ni Jesus ang mga bata. Mahal na mahal din natin yung mga bata. Kaya lagi natin isaisip ang kanilang haligtasan. Sila ay malayo sa anumang physical na kapahamakan. Number 5. Pamahalagi ang gearbox. Saglit po, saglit po. Napansin ko po na dalawa lang nagre-recite. Anong nangyayari sa inyo dyan? Mga MPs, buhay mo ba kayo? Pwede ba? Okay, 1, 2, 3, go! Pamahalagi ang gearbox. Yes, ang tawag po dito, we need to be systematic, orderly. Hindi yung basta nag-distribute na lang tayo, magkakagulo po sila. Kaya meron pong arrangement. Okay, may arrangement ng pag-distribute. Later on, i-discuss sa atin yan. Next, number, i-grupo. 1, 2, 3, go! I-grupo ang mga bata ayon sa kanilang upang maging maayos ang pamigay ng mga regalo. Sino po dito yung nakatanggap na dati? Nasa ano previous season, yun, si Pastor Alan. Sino po yung mga bago? Okay, for the sake sa mga bago, kailangan talaga ng grupo. Ano po yung edad na kikater natin? Edad? 2 to 4. Ano po? Saglit po, kategory yung sinasabi mo, Pastor. Ano po yung edad na ating kikater? 2 to 14. Paano po yung classification? 2? 2 to 4? 5 to 9? Ayan, kayo na po ang nag-explain, talagang bihasa na yung mga old-timers natin, ano? Hindi niya po talaga yung arrangement eh, na gagawin. Lamang, ang classification is boy at saka girl. Alright. Next item po, dito na po yun. Maglaan. At silang dalawa pa rin to po. Saglit po. Dapat, alam niyo po, kapag kayo ay sumasali at binabasa ito, yung retention, okay, nandoon po, mas mataas. AMPs po kayo, ministry, partners po ng OCC, at nasa training. Sige po, participation! Next, 1, 2, 3, go! Maglaan ang lugar sa loob para sa mga magulang at pagbisita ng lifestyle. Okay, karanasan po namin, gusto ko lang po i-shoot in, baka naman po kayo ay makakuha ng isang magandang idea dito. Ginagawa po namin ito sa isang gym. Open gym, gymnasium, sa isang school. Alright, with all the permits that we secure, lang naman na natin yan, hindi ko nasasabihin yan. At dahil school ito, meron po mga classrooms doon. So we asked the school head or the principal na bigyan kami ng classroom. Doon po namin dinadala yung mga parents. Abang, naghihintay po ng mga batang parating yung mga parents nandoon. At meron po kami ina-assign. May assistant pastor who happens also to be the mission department director sa church, siya ang mag-cater doon at magsishare ng gospel. Yes, mag-separate sila. Tapos pag-start na, tatawagin na po sila. Hindi ko alam kung nakakuha kayo ng idea. Kung nagandahan po kayo, talagang maganda po ako. Okay? Next! Alright! Next item po, dito po. Isang isip. Yan, yun po yung sinasabi ko kanina. Alright, let's ensure ano na ang ating pong lugar na pipiliin ay merong space talaga para sa mga bisita
sa mga old ones, kung hindi man old, mga magulang po ng mga bata. Alright, at yung last item, tayo na pong lahat. 1, 2, 3, go! Iyakin na pamamahagi ng mga gift boxes ay sadyang nakalaan para sa mga bata na nasa listahan na inyong inanayahan para sa ibe. Nasa listahan. Okay po. Kasi yung iba, naawa, Allah, bigyan natin yun, oh, wala siya. Nasa listahan. Sabihin po natin, nasa listahan. Kung wala sila sa listahan, parang sa susunod na season, dadamihan po ng OCC ang ibibigay sa atin. Isama natin sila sa listahan sa susunod. Okay po? Ito po yung mga 10 elemento sa outreach event. Kung paano natin gaganapin yung pag-distribute ng mga shoe boxes. Nandyan din po yung mga best practices items na tinunghayan natin. Subalit, hindi nagtatapos doon. Dahil alam na natin ito, kailangan na nating magplano. Kailangan na po nating magplano. Tinatawagan ko si Sir Joas. Sir Joas, it's your turn para turuan po ang ating mga MPs sa pagpaplano. Magandang araw po. Thank you! Mag-evaluate mo na kami ha, Brother Joas. Okay. Very good, Pastor Eva Garcia. Bigyan natin tatlong palakpak. Okay. You started with a group B, and that was a good idea because you're going to discuss pictures. And then, it's excellent and very, very creative. Because you have a clear voice and you showed confidence. Ganun. Sabi ko nga kay Pastor Francis, CMC ba yan? CMC? Sabi niya, oh, good recruit. Good recruit, sabi ko niya. And then, oh, yeah. A very clear grasp of the section, very well explained. And you used materials to show them, yung exact material na isi-share talaga. And then you shared experiences and stories, you shared fun stories, and ang hindi lang nasama, clarify ko lang, hindi nasama, ay nasama pala, eto, hindi ito pinapamigay sa outreach event. Sa TGJ class. Yung first TGJ class, yun, yung itong TGJ student booklet ay hindi pinibigay sa outreach event. So, yun. Ito lang ang pinapamigay. So, yun. But nevertheless, yun lang naman. But very, very excellent, Pastora Eva. Thank you. Okay, magandang umaga po sa lahat. Bigyan natin ng tatlong bagsak si Pastor Eva. Sige, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Ayan. Halatang ano po sa training, ano? Sanay sa training. Okay. Bago po ang lahat, magpapakilala po ako. Ako po si Joash. At ano na lang kasi medyo may ubo po ako. Okay. So ngayon po, pag-usapan natin kung sino yung mga bata sa inyong lugar na i-reach out po natin. Ano po? Meron na po ba kayo mo naiisip kung sino ba sa ating community, sa ating lugar, ang ating mga bibigyan ng mga showbox? Ayan, pwede po ba magtanong sa ilan? Kayo po dyan sa bandang likod, sino pong lugar or community na inyong, sa inyong community ang inyong pong balak bigyan ng mga showbox? Ayan, yung mga malapit na po sa ilog. Sa Riverside. Ayan, kasi may ilog po sa kanila. Dito po sa kabila, sino naman po yung mga pinabalak nyo? Okay. Dahil may dagat naman sa kanila, ang gusto nyo punta yung malapit sa dagat. Ayan. Ayan, so nga. Sa kanila may farm po. Ano? So, farm side naman daw. Ayan. At mountain side. Ayan, iba-ibang side ng mga lugar ang gusto nilang puntahan. Okay. So, ngayon po, dahil pipili tayo ng mga bata na i-reach out, ipigyan ng shoebox, syempre hindi ito basta-basta. Ano po, kailangan ipanalangin muna natin, hindi yung naisip natin na yung mga nasa Riverside yung gusto namin, yun na agad.
ipagdasal po muna natin, paghandaan natin sa panalangin kung sila ba talaga ay dapat o sila ba talaga yung dapat natin i-priority na bigyan ng shoebox. Kasi maaaring yung mga nasa Riverside, mga may kaya naman pala yung nandun. Tapos yung mga nasa mountainside, sila pala yung mas may kailangan. Ano po? Ayan. So wag po nating haluan ng parang sarili na lang nating desisyon, yung pagpili ng mga batang aabutin. Ayan. So ngayon po, paano tayo makapag-umpisa ng magandang ugnayan sa mga bata at sa kanilang mga pamilya? Mahalagang susi ang pagkakaroon ng panahon para sa isa't isa sa pagkakaroon ng maganda at matatag na ugnayan. Siyempre po mag-build tayo ng relationship dun sa, especially sa parents ng mga bata. Kasi aabutin natin, ito yung way natin, di ba? To evangelize them, to reach out for them. So, even yung pagkikipag-ugnayan natin sa mga magulang po nila ay paghandaan din po natin. Ayan, meron bang dagdag na ideya kung paano natin daw may share yung pag-ibig ng Diyos sa mga bata at sa kanilang pamilya? Meron po ba tayong mga naiisip? Paano po kaya? Ano pong pwede natin gawin? Ay, may mga ideya po ba kayo? Pwede po ba maraming pastor? Oo. Paano po natin in a creative way, ma-reach out rin yung parents natin? Ano ba mga pwedeng strategy yung gawin natin? Ayan, pwede yung visitation, house to house visitation. Ano ba po? Maganda po yung sinasabi ni Pastor. Kung meron daw special event sa church, pwede i-invite mo rin siya. Hindi lang kahit ang schedule nyo ng shoebox distribution ay sa Sabado, tapos yung event nyo sa Sunday, pwede nyo i-invite sila sa Sunday agad. Ano po, hindi yung during that OCC shoebox distribution lang. So maging creative din po tayo kung paano natin sila maiimbitahan sa ating mga simbahan. Ayan. Pangalawa, ano po yung nasa yung number 2 sa left side ng green? Pag-anyaya. Paano natin sila iimbitahan? Ayan. Siyempre, kung mag-iimbita ka, narinig ko kahapon, hindi naman uso ngayon yung bukas yung event, ngayon ka mag-iimbita. Ano po? Kailan na po yung ideal? 2 weeks before the event. Kasi maayos nila yung schedule nila. Kung meron silang ibang priorities o activities that time, kung nag-inform ka sa kanila in advance, pwedeng makapag-join po sila ng sure. Ano po? Kasi na priority nila. Kaya ano ang magiging malaking hadlang o challenge dun sa pag-invite natin sa mga bata? Pandemic. Ayan, may pandemic. Tama po yun. Ano pa po ang inyong naisip? Ano pa yung pwedeng challenge nila? Availability nila. Availability ng mga bata. May online, ano? Oo, ibang bata, nag-module, nag-online, ibang-iba na po ngayon, ano? Ang bata, minsan hindi na available, ano po, sa panahon ngayon. Hindi kaya noon, na anytime available ng mga bata. Ayan, i-consider po natin yung mga ganun challenge, ano po? Tanda po natin na ang panahon natin ngayon, iba na po talaga kung para noon. Ano po, marami ng mga differences. Ayan, number 3, ano po yung number 3? Isa ba po? 1, 2, 3, go! Logistic. Ayan. Ngayon po, part ng logistic, yung paghandaan natin sa mga paano natin itatransport, kukunin yung ating mga shoebox. Ayan. So sabi dito, ilang gift boxes ang nais at kaya natin tanggapin. Maging realistic po tayo sa pagpili, ano, sa pagbigay ng numbers. Kasi hiningi mo 300 boxes, tapos hindi pala kayang i-distribute lahat. O kaya hindi pala kayang kasya sa ating warehouse. Ano po? Ayan. So, bilangin po natin mabuti kung ilan yung kailangan nating shoebox. Ayan. Bilang ng mga bata na inaasahan nating dadalo, ilan yung mga bata na target po natin? Ilan po ba yung ano, naalala natin? 100. Okay. Ayan. So, syempre alam hindi po natin kailan yung petsa at yung lugar ng mga outreach event. Sabi nga po kahapon, di ba? Kung hindi kasya sa isang venue, yung to accommodate yung bilang ng mga bata, mag-set ka ng another day. Ano po? Kung, which is, ma-accommodate mo lahat sila. Kunyari, 3 batches,
So tatlong hindi kasya sa kaya sa isang araw, isa't niyo po ng ibang schedule. Basta po mabigyan po sila lahat. Ayan. Number four, ano po yung number four? Lugar para sa event. Lugar para sa event. Okay. So ngayon po, paano natin pinaplano at inaayos yung lugar? Ayan, sabi ito, saan ang harap o stage? Saan ba yung stage? Kunyari po ito, kunyari ito yung ating lugar po na distribution. Ano? Pwede niyo po bang ituro kung saan yung stage natin nilalagay? Okay, dito. Okay. Saan yung mga upuan ng mga bata? Saan natin sila paupuin? Saan banda po dito sa ating training venue ngayon? Sa gitna. Okay. Mamaya po i-discuss natin specific yan. Ano? Ayan. Saan yung mga volunteers at saka mga magulang? Sa likod yung magulang. Sa likod yung magulang. Okay. Sa likod yung mga magulang. Hindi sila dito or dyan. Ano po? Okay. At syempre, saan naman yung mga shoebox natin nilalagay? Ayan, sa ilalim ng... ilalim din na mesa. Ayan. Syempre po dun sa unahan din, ano? Pero may mga... sasabihin po tayo mamaya. Ayan. May mga konting mga sorpresa tayo para dyan. Ayan. At syempre yung mga booklet at iba po natin mga ginagamit na ipapabigay din sa kanila. Ayan. Ang lugar ba ay malapit lang at kaya puntahan ng mga bata? Siyempre, kinukonsider po natin yung ganun tanong. Siyempre, number one, huwag natin kalilimutan na kapag pumili tayo ng venue, ito ay dapat ligtas. Ano po? Hindi, halimbawa, pumili kayo sa mga pobinsya po kasi marami na mga covered court. Diba po? Tapos magandang venue yun. Pero, in-schedule nyo pala yung event nyo, tanghaling tapat, tapos sobrang init. So hindi po siya advisable. Ano po, i-consider nyo palagi yung safety ng mga bata. Ayan. Mas maganda kung merong court na merong cover, ano po, may bubong. Ayan, para safe din po sila. Okay. Kinakailangan ba magpalista ng mga bata? Kung oo, paano ito gagawin? Ayan, that's why ang paglilista po ay malaking tulong, syempre. Upang matiyak na isang regalo lang po yung matatanggap ng mga bata. Kasi naniniwala ko po tayo doon sa ating sabi ng OCC na isang regalo sa isang bata once in a lifetime. Ano po? Pero ako po kasi dalawang regalo ng bata ako. May kilala po ako. Yung kasama po namin, 10 beses siya nakarisip ng regalo. Sa Metro Manila yan? Opo. Ay, hindi ko pa alam kung that time is sa Metro Manila siya nakatira. Ano po? May ganun po yung instances. Pero wag mo natin kung kasi nga sabi natin, ano po yun? Isang regalo sa isang bata sa isang buhay. Sa buong buhay. Sa isang buhay na po. Okay. Sunod, may mga karagdagan ba tayong paraan upang lalong mapaganda yung programa? Ano po yung mga creative na pwede nating idagdag doon sa ating activity? Hindi lang kasi siya basta magdi-distribute lang tayo tapos yun na agad. Meron po ba tayong mga naiisip na pwedeng gawin? Ayan, pwede maghanda ng pagkain. Ayan. Ano pa po? Ano pa pong naisip natin? Meron mga mag-intermission. Ayan. Ano po? Ayan, tama yun, Pastor. Yung venue, naglagay ng konting dekorasyon. Ayan. So, pag nakita yung mga bata, may excited po lalo sila. Ano po? Ayan. Sunod, number 5. Ano po yung number 5? Materials. Siyempre, pag-usapan po natin kung paano ninyo kukunin yung mga gift box at printed materials. Ito po, meron tayo ilang checklist. Ano po? Basahin po natin yung checklist na mga kakailanganin. Una, poster, yung announcement, invitation. Pangalawa? Gift boxes. Siyempre, yung gift boxes. Pangatlo? Ang pinakamahalagang regalo. Yan, yung booklet po yun. At pang-apat? Invitation para sa klase at ng mga mga okay, hindi po pwedeng may mawala dyan. Ano po? Yan po ay kailangan natin lahat. Ayan. So ngayon po, kunyari nasa ano tayo ngayon? Distribution ng mga shoebox. Saan po natin patatayuin yung mga presenter? Sa harapan.
Ayan, syempre sa harapan. Yung dalawang center dito sa unahan. Ano po? Hindi sila sa likod o kung sa side, dito po sila. Tapos meron po tayong mga, syempre hindi mawala yung mga magulang. Saan papupuntahin yung mga magulang? Doon sa likuran. Kasama po ang mga prayer partners. Ayan, ito rin po yung time nila na makapag-update o makakonek doon sa mga magulang. Ano po? Hindi lang sila basta magpipray na Panginoon, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi ganun. Siyempre, kakausapin din nila yung mga magulang. Ayan. At saka sa ating pong mga tabi, dito sa unang part, sino po yung papag-pwesto pinating lang? Ayan, sige, yung mga bata na muna. Yung mga bata, sa unahan po yung anong edad? 2 to 4. Ages 2 to 4. Yung sunod po na layer? 5 to 9. At panghuli? 10 to 14. Bakit po inilagay sa unahan yung mga mas bata? Pastor? Ako may tanong po ako dito, experience namin. Hindi ba pwedeng paguhin yan? Kasi yung 10 to 14, at least malaki yun, yung katahimikan, mamimaintain mo kung nasa harapan sila. Hindi ba di-disturb yung presenter? Pero kung yung mga bata dito, ang ano eh, tapos iiyak, yung nanay pupunta dito, ganyan. Para yata mas maganda yung 2 to 4 sa likod. Manit nga sila, pero makokontrol mo yung... Ang point po ni Pastor, mas is it ideal kung ang paupuin po sa unahan yung mga mas may edad na bata? At least, hindi sila iiyak, hindi sila tatayo-tayo, o magugulo. Pastor, ang isipin niyo po, yung request ng church, pag nag-request ng shoebox, 100 yun, hindi naman sila nagre-request ng 200 na 2 to 4 years old. I mean, 50 na 2 to 4 years old. Mostly, ang rinirequeso nila, malalaki na. Actually, ang ratio ho natin, 30 to 70. Ang ratio ho natin. Ibig sabihin, 30% hindi safe. 30% hindi safe. 70% unsafe, unchurch. 30% church. Yan po ang... Kaya, normally, pag nagre-request, pag tinignan nyo pong request sa mga churches, ang request ho nila, mas marami yung 9, 10, 11. So, pag pinaupo mo sila, kukunti lang naman talaga yung mga bata, maliliit. Okay po. Salamat po, Pastor. So, bali po, ang point po nila doon, mas konti na naman po talaga yung numbers ng mga mas bata, ano po. So, mas easy to manage pa rin naman po sila kahit papano. Pero, papano naman po kung nagkataon na marami talaga yung maliliit na bata? Siguro, yun na po yung pag-usapan natin mamaya. Okay. Question din po, yun din ba yung pinapadala sa atin, mas marami yung ages 5 to 14 at kukunti na yung 2 to 4. Marami ba talaga yung... Kasi ang pag-uho natin, discipleship natin, 70%. Kasi minsan nangyayari na iiwan yung 2 to 4. Walang masyadong nagre-request lahat nandun sa taas. Kaya may naiiwan na mga, minsan na mga naiiwan dun sa mga huling request na mga MPs natin na ipapasok na lang namin yung 2 to 4 kahit na 5 to 9. Kasi itas yun, pag naiiwan lang yung 2 to 4 na lang, pwede nang maging receive yan doon ay 5 to 9. Pwede niyang iangat yun. Ang 5 to 9 naglalaro din. Pwede siya sa 2 to 4, pwede siya 10 to 14. So pwede niya 5 to 9. Kaya mag-a-adjust kayo pagka ganun. Okay. Sige po, continue po tayo. Siguro yung mga question po, ano mamaya na lang po kasi hindi ko po kayo gawin sa po. Sila po yung mga tagay na. Ano po? Ano lang po yun? Ayan. Tapos na, nakakain yung oras ko, namamadali tuloy ako. Hindi na lang po. Okay. So, continue po tayo. Meron din po siyempre tayo, nabanggit na natin yung dalawang tagapagturo. Saan naman po yung mga assistant teachers natin? Dito sa may gitna sa bandang tabi. Ano po? Ayan. At meron pang isa, yung tagapagturo ko ng APP din. Saan siya? Doon naman po sa likod. Ayan. Iba yung sa harap, yung mga presenter po doon. Okay. Sige, so basahin po natin yung composition ng ministry team leader at yung mga susunod. 1, 2, 3, go. Ang ministry team leader ay nangasiwa sa lahat upang maging ligtas at masaya ang kapwa
Prayer partners. Sila po yung mga nakapwesto sa likod. So Lord, mga presenters. Ginagawa ang programa upang ito ay maging angkop sa mga bata at magsesyo sa Evangelyo. Maaaring siya rin sa nagpapagin ng Evangelyo. Maaaring isa sa mga kapaturo ng APPT. Okay, sila yung mga frontliners po ng programa na po. At panghuli, APP teachers and assistant teachers. Babae na tatanggap sa mga bata sa prinsipe, mamahagi ng new process sa mga bata sa kanila para sa AP. Okay, ngayon po pag-usapan natin yung mga volunteers. Siyempre, yung pagpili natin ng mga volunteers, hindi rito basta-basta. Ano po, may nakita kayong tao sa gilid. Oh, mag-volunteer ka, ikaw na agad. Tsaka also po sa mga simbahan yung ano, di ba? Wala kang gagawin sa ganito, oh, mag-volunteer ka. Di ba, also yun. Pero ngayon, meron tayo ilang consideration sa pagpili po ng mga volunteers. Ayan. Sabi dito, may mga tanong din sa pagpili ng volunteers. Kumusta kaya yung relationship niya sa Diyos? Maaring hindi pala siya okay or okay siya. Kausapin po natin siya, evaluate natin siya about doon. At sabi pa dito, pangalawang tanong, ibahagi mo sa amin ang iyong karanasan sa mga gawain sa mga bata. Siyempre, most of them po, may mga experiences naman sa pag-handle po ng mga bata. Ano? Pero alam ko po, may mga ilan kasi na ayaw talaga sa bata. May mga tao pong gano'n. So, mas maganda, mas ideal kung yung mga volunteers natin, mahilig din sila sa mga bata. Ayan. At sunod, sa iyong palagay, saan mo nakikita ang iyong sarili na lubos na makatutulong sa gawain na ito? At ipaliwanag ang sagot. So, tanungin nyo rin po sila, anong part ng pag-volunteer dito sa ating activity, yung mas gusto mo, o yung mas doon ka pwede sa tingin mo. Ano po, okay. Ayan, tapos siyempre, magbubuo rin tayo ng at least 5 prayer partners. I-assign po natin sino yung 5 nating prayer partners sa ating church o sa ating grupo. Sino yung tagapagbahagi ng Ebanghelyo? Ayan, at sino naman yung magtuturo ng EPP o yung ang pinakadakilang paglalakbay? Ayan, so siyempre kung meron magtuturo, meron siyang assistant. Yung assistant po yung tutulong sa guro. Tutulong na matiyak ang ligtas na lugar para sa klase at maaaring yung pagkakataon nito para sa mga mas nakatatandang bata na nakatapos noon sa ABB. Maganda rin pong maging assistant yung nag-graduate na po sa ganitong gawain. Okay. Iba pang volunteers, sino yung mga tutulong sa audiovisual? Yung mga, kagaya na sabi nyo kanina, ang ABB meron mga presentation. Sino yung mga mag-present? Intermission number. Ayan. At maraming mga iba. At sunod, paano magkakaroon ng bahagi ng ibang kasapi ng simbahan? At paano tayo makikipag-ugnayan sa buong simbahan? Siyempre, kasama po yun sa paghanda natin. Hindi naman kasi tayo yung come and go lang na po. Nag-iwan, nag-build po tayo ng relationship natin sa mga simbahan at sa ating mga kasama. Ayan. At panghuli, paano magkakaroon ng bahagi ang mga magulang ng mga bata sa outreach event? Marami po kasi minsan, na during the outreach event, yung mga magulang nasa likod lang tapos walang ginagawa. Tapos maaaring si ministry partner pa, hindi niya pa nare-reach or hindi niya malang nakukumusta si yung magulang, yung parents. So in this way, paano po kayo natin sila may involve sa ating gawain? Ano po? Ayan, isa lang alam kung magkakaroon ng sabay, ngunit hiwalay na pagbabahagi ng Ebanghelyo sa nasadyang nakatuon para sa mga magulang o iba pa pong mga kasama. Ayan. Kaya po, importante rin yung gagawin ng mga ministry partner kasi sila po yung mag-address dun sa gano'n nating challenge. Okay, sunod. Next page po. Ano po yung sunod? Kulay yellow? Pagpaplano. Okay. So, ilan yung kabuang bilang ng mga bata na balak nating akayin at turuan gamit po yung ATP. So, kunyari, meron tayong 100 na bata, ilan po yung ating target? 70%. Okay. Okay, so sa ATP na klase, ibinubukahin na hindi higit
sa 30 na mga bata ang bilang ng isang APP na klase. Ano po, huwag po natin kalilimutan yun. Kasi pag lumabas tayo doon, mahirap na pong i-handle yun. Ayan, siyempre, sino yung guro? Ilan yung edad ng mga bata? Saan lugar? Dapat malinaw din po ito sa kanila kasi maaaring ngayon linggo, dito ako usapan nyo sa lugar na to, tapos next week, lilipat kayo. So, ilinawin po mabuti yun. At kailan? Tuwing kailan po magkakaroon ng mga APP classes? Ayan. At sunod, ano-ano ang mga hakbang at paraan upang matiyak ang kaligtasan ng mga bata na dadalo sa sali sa klase ng APP? Paano natin ma-secure yung kanilang security po? Yung safety nila? Kapag sila ay dadalo sa ating mga APP classes. Ano po yung nakikita natin? Ayan, tama po yung mga iniisip nyo. Okay. Siyempre, i-consider po natin palagi yung mga nabanggit natin kanina. Like, saan ang venue, saan yung ganito. Ganyan. I-consider po natin lahat yun para po maging safe din yung ating APP class. Ayan. Sunod, panghuli, yung po mga APP assistant teachers, meron ba tayong mga kilalang mapagkakatiwalaan ng mga APP graduates? Pag, yun na po, ano, kasi mas ideal po yung nakapagtapos na po ng APP classes ang makasama ninyo doon sa ganong activities. Kasi well experienced na po sila, napagdaanan na po nila yung mga pinag-aaralan doon. Okay, sunod. Ano po yung sunod sa violet? Mga materyales. Mga materyales. Yung checklist natin, we have, basahin po natin yung apat. APP. APP. Isa bawat bata. APP, Bible. Isa bawat graduate na bata. APP, memory card. Ang galing mo sa masakalat ng mag-aaral at isamis para natin mo na isang klase. APP, certificate. Okay, salamat po. At panghuli, may naisip ba tayong maaaring idagdag upang lalong mapaganda yung karanasan ng mga bata sa pagdalo at pag-aaral ng APP? Halimbawa, kung may budget po tayo, pwedeng bumili ng ilang mga gamit. Ano po, school supplies. Ayan, sa box na. Okay. So, maging creative po tayo para po mas maganda rin po at exciting yung pag-aaral ng mga bata. Okay, so doon po nagtatapos yung aking part. Ibigay ko na po kay Kuya Tops. Okay, so, Josh. Josh. Nais ko lang pong i-ano, i-emphasize na sa bawat, ito po yung ating training manual, ano po? Sa bawat training manual ho natin, may nakalaan ho talagang pinag-aralan na ito na may nakalaan ng mga oras, 65 minutes. So, pag nadamihan mo yung joke, kwento, o anuman, kahit maganda talaga yan, may mga bagay tayo mamimiss kasi mauubusan tayo ng oras. Kaya ikatunin yan, outreach event, dito po sa page 57, 65 minutes. Pag tinuro talaga ito. Tapos pagdating dito sa outreach event overview, mapapansin nyo po, 5 minutes. So, doon lang tayo, around 5 minutes matatap. Pag-present mo talaga to ng laylo-laylo lang, tama-tama lang, 5 minutes makukuha mo na. Okay? Dito naman, outreach event plan, 20 minutes. Ibig po sabihin, pag nag-inject pa kayo rito ng, although maganda, nakakahamon, mapapahaba na masyado. Kaya, be aware po sa time limit na ito. At hindi po ito sinulat dyan, na basta lang nag-suggest. Okay? So, ito po talaga ay actual na naginawa. Outreach event demo. Mamaya, mag-outreach event demo tayo.
Pag tinuro ko talaga ito sa actual outdoors event, 50 minutes. Kaya kabuuan, 65 kasama na yung debrief. Okay? Actually, kung nakita niyo po, pre-present ko ito kahapon, hindi ko naman inubos. No? Kaya ako napansin na hinayaan ko na lang. Kasi, matatapos na ng maagi. Eh, hanggang alas 6 pa tayo rito. Yung iba ko uwi na. Yung 1 and 2 lang, pwede na. Susundin doon natin. Jawash, itong ating pong outline. Ano po? Yan. Sa page 59, pakibuksan po sa page 14. Begin a section in your ministry guide to plan an outreach event. Ang shinar yung talaga rito, kahapon, shinar ko lang yung 1. Tapos, pinagagawa sa mga teachers, sa mga grupo. Pasulat, ipapasulat ko talaga. Pasusulatin ninyo yung number 1. Sino mga bata ang inyong aanihan? Okay? Now, kung may time pa, pagawin nyo nito. Yung pangalawa. Nakalagay rito, pag-anyaya. Pero pag inubos mo ito, wala na time yung outreach event natin. Maubos na tayo ng oras. Kaya ang gagawa talaga nito, doon na sa kanilang simbahan nila ito gagawin. Well, very good. Very relaxed and naturally delivered ang ginawa nyo. Parang hindi praktikum. Talagang ginalingan, siguro napuyat tayo. No? Kasi talaga pinag-aralan talaga ito eh. Eye contact. No? Okay siya, facial expression. Tapos sinusulisit niyo po yung mga audience. Para kang siguro matagal ka na trainer, ano? Okay, nag-train na talaga siya. Maganda ang voice projection niyo po at may intonation. Lalo na kapag nakabisado po natin ito. Tapos naipiliwalag niyo po ng mabuti yung roles ng mga ministry team leader, yung prayers, yun, okay po yun. Presenters, APP, teachers, assistant. Tapos lumalapit po kayo sa mga audience at gumagawa ng paraan kapag hindi nagpa-participate. Okay yun, gusto ko yun. Pinipilan na si Sister Eva kanina. Okay? Talaga at ang ito pala, talaga ata nagpuyat at hindi masyado nakatulog. Kasi you are well prepared sa inyong pong section. So, very good po. Yan lang po na hindi lang masyado na-emphasize yung pagpapakita ng manual na yun. Mahalaga na kasi hindi pa talaga kabisado yun ng mga churches. Pag sinabi ko natin, saan nga po? Saan sila? Doon sila sa ano? Sa likod? Sa gilid? Kasi di. Ito po yan. Papakita mo talaga ito sa mga na yun ang alam ko namin yung nahirapan ng ganito kaya pwede kong gumamit ng ganyan. O ako, ganyan na yun. Nakaipit ng ganun. O, yan. Dito po, yung presenter doon ho. Tapos likod. Okay? So, pwede. Actual? Hindi demo talaga ito mamaya. Hindi pa sila tapos eh. Hindi pa kami tapos. Hindi pa sila tapos. Ito na yung demo ng outreach event. Okay? Sino na ang magsasalita? Meron pa ba? Meron ka dapat lang? Yung nag-send kasi siya ng example kanina na receive the voice. Okay. So medyo mabigat siya. Tapos meron pang isa 10 times. You don't have to mention that anymore. Kaso, ngayon dapat ma-address nyo yan. Ma-address natin yan. Kaya kapag ka, yung system natin ay wala talaga. Hirap mo talaga kasing i-train sa mga bata. Ang ginawa namin, inanong namin ng distribution kung sino sa outreach event, kung sino ang nakatanggap. Yung mga tanggap, honest kasi mga bata eh. Yes. Oo. Tinabi namin. Kasi, kailangan naming i-ano yun,
panindigan ni 111. Sabi ng magulang, bakit ko sinabi yung magkakagal ka na? Dapat din ko sinabi yung sabi niya. Pumakasaway na itong mga magulang na ito. Kaso, in-explain namin. Tapos, meron kaming binigay na something lang sa mga bata. Hindi yung shoebox. Para maintindihan nila. Kasi siyempre, offensive yun sa kanila. And you really have to be careful. Kasi na natin pabalik kasi sa atin yun. We did not do our part. Ang ibig sabihin. Yung example ni Sir, ni Pastor, yung 10 beses, isang pastor lang ba yun, 10 beses nang binigyan? Sa iba't ibang lugar yun. O iba't ibang lugar. Ibig sabihin, hindi nagkaroon ng wisdom yung mga nandun, ministry partners. Actually po, kasi 1920, 2018, nagtitrain ako kami nito, ang ginagamit pa hindi yan, hindi ito. Ang ginagamit nito, yung discipleship materials ay the Maybox Club. Maybox Club. Partner dati yan. Ang Maybox Club at saka Operation Christmas Child magka-partner. Yung panahon na yun, that was nung pumunta rito si Franklin Graham. So that was 2018 po, ako na lang titry nito sa mga churches. 1998. The Maybox Club po ang gamit noon. Ngayon, yung time na yon, hindi pa masyadong strong doon sa 111. Although sinasabi, pero hindi pa masyadong strong. So, kaya itong mga panahon na yon. Okay? Good. Go. Ayan. So, good morning po. Sa bawat isang muli. So, ako po naman po ang magdi-discuss nung sa ating demonstration. So, kanina po, nakita natin yung overview, ano? Tapos, nakita natin yung mga roles ng ating mga volunteers. So, para po mas lalo po natin maunawaan, gagawin po natin yan ng demo. Okay po ba? So, kung titingnan nyo po ulit dun sa inyong manual, yung ating pong outreach event na ano po, ano, yung pattern po ng ating gagawing outreach event ay nandyan po, ano. So, gagawin po natin ngayon, dito po sa ating plenary, ay gagawin po natin yung positioning ng bawat key person. Ayan. So, mangyari po, nahihingin ko po ang inyong pag-volunteer. Hindi ko po kayo masyadong kilala, kaya titingnan ko po ang inyong IDs. Ayan. So, siguro po, unahin natin yung ating mga prayer warriors, prayer partners. Ayan. So, ibo-volunteer ko na po si Pastor Francis, si Miss Dampols, at kanyari, nandyan pa si Ma'am Annalyn at si Ma'am Yoli, no? So, sila na po yung prayer partners natin. Doon po sila sa likod. Ayan. And then, ibo-volunteer ko na po si Pastor Byrne. Ayan. Bilang isang presenter natin. And then, si Kuya Joas. No, presenter natin yan. And then, sino po ang gustong mag-volunteer bilang APP teachers? Mukhang narinig ko si Ate Eva, gusto. Ayan, so isa. Sa si Pastora, ayan. So may isa na tayo. Dito po tayo po pwesto sa gilid. Tama po ba? Kung nakikita niyo po yung diagram, no? So may dalawa po tayong teacher sa gilid. At may dalawa pa po. Parang nag-volunteer si Pastor Gilbert. Nakita ko yung taas ng kulay. Ayan, sa gilid din po. At ayun na rin po si Pastor Redel. Ayan, salamat po. So, kailangan po pa po ng assistant APP teacher. Ayan, ayan, nag-volunteer na po si Pastor. Ayan. So, isa pa po dito sa gilid. Pastor, mukhang nag-volunteer po kayo. Ayan, salamat po. Ayan. So, yung presenter po,
Pastor Bern, medyo awas ko po kayo sa unahan. At meron po tayong APP teachers, nasa gilid po sila. Meron din po tayong assistant, no? So, yan, gilid po tayo, assistant. And yung ating mga prayer partners sa likod. Okay, nasan po ang mga magulang? Sa likod po, no? Nasan po ang mga bata? Sa gilid. Dito, nasa loob natin, no? Nasan ang mga lalaking bata? Saan po? Nasa kanan, kung kayo ay nakaharap, ano? Kanan po. Kung kayo yung host, nasa kanan po yan. At yung mga babae, nasa kaliwa. Ano po yung nasa unang row? Mga ilang taon? 2. Okay. Yung sumunod pong row? 5 to 9. Yan. Salamat po. At yung sa dulo? 10 to 14. Okay. Sa tingin nyo po, bakit po tayo kaya napapalibot sa mga bata? Yun. Diba? Isang goal po natin, proteksyonan yung mga bata. At hindi lang po natatapos yun. Kaya po meron po tayong mga teacher sa gilid para kung merong mag-CCR o may kailangan tugunin dun sa pangangailangan ng mga bata, makakapag-assist po tayo. And of course, dun po sa buong program, no, kailangan ma-remind natin na makinig sila at makapag-assist tayo habang nandun tayo sa ating outreach. Amen. Ayan. No? Sige po, salamat po sa inyong pagbo-volunteer. Maaari na po kayong makaupo. So, ang gagawin po natin ngayon, hihingin ko po yung aking mga na-identify na kasama po natin sa training, no? Bilang makasama ko po sa pagde-demo ng actual outreach event natin. So, kanina kayo po ay mga MPs. So, yung mga nakupo po ngayon, gagawin po natin, kayo naman po ay mga bata. Okay po ba? So, may simulation po tayo. Okay po? So, magpapalit po tayo ng atmosphere ngayon, hindi training, kundi simulation ng ating outreach event. Okay? Ready na po ba kayo? Yes. Hi! Hi! Hello mga kids! Hello! Hello! Ayan! Magandang umaga sa inyo. Natutuwa kami, no? Na nakasama namin kayo. Ganyan din po yung mga magulang sa likod. No, salamat po sa inyong pagtugon sa aming imbitasyon at pinayagan niyo po ang inyong mga anak na makasama namin ngayon. Ngayon po, ako pala ay si Kuya Christopher, pwede nyo akong tawagin Kuya Tops. Oh. Excited na po ba kayo sa ating event sa araw na ito? Ayan. Pero, bago yon, marami kaming inandang sorpresa sa inyo. Magkakantahan tayo at maglalaro. Ready na po ba kayo? Wow, mukhang excited na talaga kayo. Sige, tayo tayong lahat. Mag-awitan tayo, kumuha tayo ng kapartner. Okay? So, hilingan ko si Teacher Evan na maging kapartner ko. Ayan. Sige, kakanta lang tayo ng isang maikling kanta. Okay, so ganito lang yan. Si ikaw, ang sandigan, hindi magigiba. Tapos papalitan lang natin yon. Okay? So, ready? Kanta tayo. 1, 2, 3. Ikaw ang sandigan, di magigiba. Ikaw ang sandigan, di magigiba. Kasintata ng kapundukan, hindi magigiba. Ito rin yung kapartner mo. Ay, ako pala yun. Ako, sorry. Ikaw ang sandigan, di magigiba. Ikaw ang sandigan, di magigiba. Kasintata ng kapundukan, di magigiba. Ang pinapalaga sa Jesus. Jesus ang sandigan, di magigiba. Jesus ang sandigan, di magigiba. Kasintatag ng kabundukan, di magigiba. Ayan, salamat. Pwede na kayong makaupo. Ayan. So, excited na pa kayo sa mga gagawin natin sa umagang ito? Ayan, okay. Pero bago yun, sino dito ang gusto maglaro? Taas ang kamay! Ayun! Ayan. At dahil dyan, tatawagin natin si Teacher Eva para magpalaro. Hello, hello mga kids! Kumusta? Kumusta? Kumusta, Roy? Hello, okay, maglaro po tayo. Tayo-tayong lahat. Tayo-tayo. Okay, dalawang kumo po tayo. Dito sa aking kaliwa at sa aking kanan. Sige, kung kayo ng team leader ninyo, team leader, sino team leader?
leader? Dito, sinong team leader dito? Ate, kuya. Kuya, sinong team leader? Okay, ganito ang gagawin nating laro, ha? Alam niyo yung larong bato-bato pin? Bato-bato. Okay, bakit may team leader? Yung team leader ang magsasabi kung ano ang isisenyas ninyo. Kapag ka ganito, tatalunin na? Papel. Kapag ka papel, tatalunin na? Gunting. Okay, mag-usap-usap na. Mag-usap-usap. Alright, tatlong beses lang ito. Best of three. Okay, sige na. Ayun, si Ate Tess, siya ang team leader. Ready na? Kuya Alan, ready na? Okay. Ay, hindi pa daw. Gusto nilang manalo. Oh, sige. Oh, harap na. Linya, harap na. Harap na dito sa inyo. Katunggali. Okay, isang linya. Kuya Burn, natatakbo po si Ate Tess. Oh, dapat lahat kayo. Yan. Ready. Tatlo yan lahat, tatlo. At the count of three. 1, 2, 3! Pareho! Walang talo. Ulit! Palikod ulit! Ano na? Ayan. Ready! Pag sinabi ko, bato. 1, 2, 3, go! Bato! Ready? Already, harap na. Harap na, sa katunggali. O, nagkaisa na, ha? Bato, pito! Sa game natin. Ayan. O sige, magbibihim muna tayo ngayon, ha? Kasi sa oras na ito, makikinig naman tayo ng isang kwento. Sino gusto makarinig ng kwento? Ayan. O sige. Pero, ang pakiusap ko sa inyo, anong gagawin natin kapag nakikinig? Nagsasalita ba? So hindi. Ang gagamitin natin ay tenga lang. At tayo ay magbibihim. O sige, sabi ni Simon, upo na maayos. Ayan. Ang sabi ni Simon, itikom ang bibig. Ayan. Okay. So, handa na kayong makinig ng kwento. Kaya tawagin na natin si Kuya Bird para magbigay sa atin ng isang pinakamagandang story na maririnig nyo. Hello, kids! Hello! Hala, pwede bang tanggalin muna natin ang shipper ng ating bibig? Okay ba yun, mga kids? Para makasagot naman kayo kay Kuya Burn, okay? Pwede na ho magsalita. Hello! Hello! Hi! Hello! Mukhang doon nahihina sa likod eh. Hello! Hi! Nako, ngayong umaga, ako'y magpapakilala muna sa inyo. Ako humiikukwento sa inyo. Sino gustong magkwento? Makikinig ng kwento, taas ng kamay. Nako, alam niyo po ba na pinakamaganda itong kwento na aking ikukwento sa inyo? Pero, pwede bang sabihin mo muna sa katabi mo, kids, sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong guluhin. Makikinig ako. Sa kwento ni Kuya Bird. Okay. Itong kwento natin galing ito sa Biblia. Gusto ko ipakita sa inyo at ngayon kasama ng aking mga kasamang magpapakita ng malaking kwento na nakikita natin sa Biblia. Ulitin ko nga, hello. Hi. Hello. And noong unang panahon, ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Pero wala itong kawangis, hindi maganda. Wala akong anumang bagay na ating nakikita. Is that
Diyos. Kanya namang ginawa ang mga hayop sa mga isda. Kasi may kukuluhan ako dito yun. Ginawa niya ang mga isda sa dagat. At ginawa niya rin ang mga ibong lumilipad sa kalawakan. Ang lahat ng ito ginawa ng Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan na. At pagkatapos nito, ay ginawa niya rin. Tignan ko ninyo, may nakikita ko ba kayo sa larawan? Opo. Ano yung nakikita mga kids? Yung... Leon. Oy, Leon! May Leon nga! Ano pa? Yung dinosaur! Yung may dinosaur! Kayo naman kids, wala namang dinosaur! Mga... Ayan, pero napansin niyo ba? May dalawang... Ayan, kitang-kita, yan po ay si Adan at si Eva na ginawa ng Diyos ayon sa kanyang kawangis. Kasi gusto ng Diyos, meron siyang kasama na mag-i-enjoy sila at may ugnayan ng tao sa Diyos. Pero isang araw, ang taong ginawa ng Diyos, ano po ba ninyo? Sila po ay sumaway sa Diyos. Nagkasala sila. Alam niyo ba ibig sabihin ng kasalanan, mga kids? Opo, di ba? Katulad ng mga ginagawa natin. Tama? Iniisip natin. At sinasabi natin, kids, pwede niyo bang gayahin si Kuya Bern? Opo. Oo, ang kasalanan ay yung mga ginagawa natin, iniisip natin, at sinasabi natin, lalabag sa kalooban ng Diyos. Yun po ang kasalanan. O ano kids, nakita nyo ba kung anong kasalanan may nakita kayo sa ating mga picture? Pag nalakaw, sir. Opo, tinak mo yung ano, di ba? May bully. Tapos may bully. Oo, tama ka, may bully. Ano, at saka yung? Nag-aaway. Pero tingnan nyo po yung sinabi ng isang bata dyan. Tingnan nyo, ginawa ng bata, sumasagot siya sa? Magulang. Kaya po ang tao, ay nahiwalay sa Diyos at ang resulta ng kasalanan ay kahihiyan. Sabi nga ng Bible, dyan, sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala nga at hindi makakaabot sa kawalatian ng Diyos. Kaya lamang, mahal na mahal ng Diyos ang tao. Mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. Mahal ng Diyos ang bawat isa sa inyo. Oh, ang galing ng Diyos, ano? Kung kaya, pinadal niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Para ano? Para bayaran ang ating mga kasalanan. Saan? Sa krus. Pero, si Jesus pala, makapangyarihan din. Oo. So, yung pinanganak si Jesus, siya ay makapangyarihan. Tingnan ninyo, anong ginagawa ng ano? Anong nangyari dito? Lumilindol. Ha? May lindol ba? Oo, meron dyan mga? Bagyo, may bagyo yan. Pinatigil ni Jesus Christ ang bagyo. Ha? At saka yung isa, aba, nakita mo kayo dyan? Pag nakita ninyo, binuhay ng ulit ng ating Panginoon ang mga patay. At hindi lang yon, nagpakain siya ng maraming mga tao. Ang bait ng ating Diyos, mahal na mahal po niya tayo. Kaya nga ang sabi niya sa Biblia, 1:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na kanyang binigay ang kanyang mundong nanak, ang sino mang sumampalataya sa kanya, ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, sa kabutihan ng Diyos na hindi siya gumawa ng masama, pinagpipilitan ng tao at siya po'y pinagsasabihan na gumagawa ng kasalanan. Kaya po siya'y pinako sa krus. Masakit yun. Mamamatay ka dun. Pero si Jesus, pumunta dun upang mamatay, upang lahat tayo ay iniligtas niya. Kung wala si Jesus,
walang maliligtas sa atin. Yan. Sunod, ng ikatlong araw, siya po, nang siya po inaibig sa ikatlong araw, siya naman po ay muling nabuhay. O, ang galing ng Diyos, siya'y muling nabuhay. At kanyang binisita at kinausap ang kanyang mga apostol at alagad upang sila ay utusan na ibahagi ang pag-ibig ni Kristo. Ayan. Ibig sabihin nito, tayong lahat ngayon ay magkakaroon ng ugnayan sa Diyos kung siya'y ating pagkakatiwalaan at tatanggapin sa ating mga buhay. Kids, gusto niyo bang tanggapin ng pagkatiwalaan din si Jesus kasi mahal niya tayo? Gusto ba ninyo? Opo. Mga nanay, gusto niyo rin bang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na nasa likod? Opo. Oh, magagaling ang mga nanay, tumataas din ang kamay. Uy, di bang sumunod kayo sa akin sa panalangin? Kids, gusto niyo bang sumunod sa panalangin upang ipagkatiwala kay Jesus ang inyong kaligtasan? Opo. Oh, magaling. Sumunod kayo sa akin, ha? Sige, magpipray po tayo. Amang Diyos, sorry po sa lahat ng aking mga kasalanan. Na ngayong umaga, nais ko po na maging kaibigan ninyo. Tinatanggap po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang masusunod sa aking buhay. Ito pong aking panalangin. Amen. Uy, sinong sumunod sa akin sa panalangin? Aba, si ano? Uy, yung mga nanay, salamat po ha. Ang ganda po, alam niyo po ba, na ang ating Panginoon, pag siya tinatanggap ninyo, siya na po ang mangunguna sa buhay ninyo at ng inyong mga anak. Anong araw pa lang ngayon? February 25. Friday po. Friday. Anong oras ngayon? 11:15. Ngayong 11:15, Friday. February 25, nasa puso niyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung kaya kayo ngayon ay magbabahagi din ng pag-ibig ni Jesus sa mga kids na katulad ninyo. Ayan, palakpakan natin ang mga kids! Mga nanay, God bless you! Ito muli ang inyong kuya, Kuya Bern. Salamat! Ayan, salamat Kuya Bern sa pinakamagandang kwento na narinig namin. Mga kids, hi! Hello! Hello! Hi. Ayan, sino nga yung bida sa kwento ni Kuya Bern sa atin? Si Jesus, tama, ayan. Kung gusto nyo pang mas makilala kung sino si Jesus, no? Kasi kanina, pinaliwanag, siya yung nagpatigil ng bagyo, di ba? Tapos, ano pa nangyari? Sino yung bumuhay sa mga patay? Si Jesus. Si Jesus din. At sino yung nagpakain ng maraming mga tao? Si Jesus. Si Jesus, ayan. So, taas ang kamay kung gusto pang makilala si Jesus. Ayan. So, para mas makilala niyo pa si Jesus, meron kami ibibigay sa inyo. Sabi ko, di ba may mga sorpresa kami? Okay. So, ito yung isa sa mga sorpresa namin sa inyo. Ayan. Sino ang gusto makuha nito? Taas ang kamay. Wow, ayan. Ito, para mas makilala niyo pa kung sino si Jesus at ang kanyang ginawa. So, yung mga ating mga EPP teachers, patulong po. At ipamahagi, ayun. So, naipamahagi na po ito, no? Okay. Ayan. So, invited ko po uli ang ating teacher Eva para po imbitahan naman kayo sa ating pang mga gagawin. Okay, sige po. Ako na lang po mag-adlib doon. So, ito po, yung time na ito, iimbitahan ko ng mga APP teachers, yung ating mga bata, no? Para po doon sa ating ang pinakadakilang paglalakbay. Okay po. So, yun po yung na-explain sa atin kanina. Okay. So, balik po tayo ulit. Kayo ay mga kids ulit, ano? Ayan. So, ngayon naman po mga teachers,
Okay? Tulungan niyo naman ako doon sa pinakamalaking sorpresa natin sa mga batang ito. Sino ang gusto makakuha ng sorpresa? Yan! Okay, so buksan na po natin yan. So, bubuksan po yung ating mga gift boxes no, na nakatalakbong dyan at ipapamahagi. Okay? So, pag naibigay na po iyan, okay, oh mga kids, wala munang magbubukas ha? Sabay-sabay natin bubuksan ito. Okay, sino pa ang walang box dyan? Lahat na ba? Meron? Sige nga, itaas natin yung mga box natin. Yan, okay. So, at the count of three, sabay-sabay natin bubuksan. Okay, ready na ba? Lahat may box na. Okay, 3, 2, 1, open! Yan, okay. Okay, so, tapos na po ang ating simulation. So, balik na po kayo sa bilang mga MPs. Okay, so far, yun po. Yung nagtatapos ang ating simulation ng ating outreach program. So siguro yun lang po yung mga tatandaan natin, no? Yung pagbibigay po nito at unbox po na sonahan, nakatalukbong at sabay-sabay po nating pabubuksan sa ating mga kids. So yun lang po, maraming salamat po. Brother Toffee, yeah, so you are a great teacher. At tawag nito, patay mo pala nagtuturo ka na eh. Diba? So we are so grateful sa iyong ano, pag-carry ng crowd, tapos paano pinresent ang ating outreach event. Tapos si Pastor naman, Pastor Burns, mahusay pala talaga magkwento ito sa mga bata. Yes! Mahusay. At naglalaway kami dito sa likod eh. Habang nakikinig sa'yo. Yun lang, nauna yung ano, yung hayop sa isla. Ang ano doon, maganda talaga natin gawin ay ma-review natin yan, yung ating ano. Ang husay magturo ng isang teacher na nag-present yan, asawa ni Pastor Ron. And magaling. So we need mastery pagdating sa ating pagtuturo. Kaya i-run through ninyo yung ating ano. I suggest also na may mga times yung iba walang pottering. Yung ginagawa nila sa mga shoebox. Kaso ginagawa nilang props. Naglalagay sila ng, ginagawa nilang props using the boxes. Yun na mismo yung kanilang ano. Yun na ang kanilang visual. So, you have to be very creative in how you do the outreach event. At tapos ang ginagawa din namin, pag nagpipresent kami nito, and we have a big crowd, but we have trained them to present the gospel, hahatiin namin yung 2 to 4, may ibang ano, group. Yung ano, hinahati namin sa tatlo para mas magets nila yung message. So, yun yung ginagawa namin. So, just an addition, pagdating doon sa inyong ano, sa paggawa ng outreach event natin. So, ayan. So, yeah, thank you so much. May dagdag pa? Si Pastor Byrne talagang may biyasang biyasa. Very good, Pastor Byrne. Wala na ba akong masasabi sa inyo? Okay? Sino yan? Si Toffee. Tops. Kuya Tops, magaling ang boses mo. No? Gusto ko yung boses mo, malakas. Tsaka, oh, para kang tuturo sa batibot. You have a command, no? Pati dito sa ano, mga kapastoran, yung tinatawag natin na, kasi na napagpapa-voluntold mo sila eh. Ha? Talagang pinilit. Malakas ang boses. You are a good trainer. Kuya Tops, nakakagising ang intonation mo. Good facial expression. Okay, nandiyan yung pangiti-ngiti mo. Maganda kang cute kang tingnan eh. Nagtuturo. Cute. Okay? So, yan ang mga trainers na hinaharap at pinapanalangin natin. Magiging mas magiging effective pa po kayo sa mga susunod pa.
ng mga pagpagamit natin sa Samaritan Purse. Yun lang po. Uy, kayo na na. Meron pa, hindi pa tapos. Ano pa? Hindi pa, wala yung ano. Ayun, opo. Alam ko kasi kay Pastor Bernay na medyo na-discuss namin. Ayan, sige po. Yung nakita niyo pong Bible story, no? Yung pag-share po ni Kuya Bern, o ni Pastor Bern, ay gagawin niyo po iyon. So hanap po kayo ng kapartner and then ipapractice po natin yon. So makikita niyo po sa inyong mga manual. Nasa ayan. Page 27 to 25 po. Or 28 and 29 po. Ito po yun. So, nandyan po sa mga succeeding pages yung ating illustration. Pero makikita nyo po dito, meron akong prepare na parang outline siya kung paano po natin ikakwento sa mga bata yung illustration po dyan. So, tingnan nyo po at pag-aralan. And then, after po nun, sa inyong kapartner ay isi-share nyo po yan. So, ayan, before siguro po tayo mag-lunch, we'll take time po na magpalitan tayo. No? So, kung nakita nyo na po yan, ayan. So, Pastor Francis, maray naman. Ayun, hindi raw po nakatapos kahapon. Yan, so pwede pong mag-practice. Yan, so nabitin po kayo. Kami ni Kuya Joe kasi natapos namin eh. So, yun lamang po. So, siguro, mind you po, mga MPs, i-retain po natin ito. No? Tama nga po sila na ma-master po natin. Para at least anyone from the group po ng ating outreach event, kung may mangyari man, pwedeng may magkwento. No? So maganda rin po na doon po sa team, alam din po itong kwento. Para any moment po na may ano, bawat miyembro ng team ay kayang magkwento nito. Yun naman po. Lunch na talaga.